mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Innovations transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development.
University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College Ghost, the College of Arts and Sciences, aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ikay sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng BatStateU, aras off na subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaga sa mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5. The voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Ayan mga kabat, State Ulat, ngayon po ay araw ng Biyernes.
Biyernes, May 27, 2022. Makakasama niyo po ngayong araw ng Biyernes ang inyong lingkod, Raymar Barcelona. At ang inyong kabat state ulat, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof at Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simula na ang isang oras ng makabuluhang balitaan! Narito na ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Mahigit 1.5 milyon na bilang target na mabakunahan sa Calabar Zone. Mga bakunadong bata, malayo pa sa target. CHO Batangas suportado sa malawakang bakunahan ng DOH. Pagtatayo ng LTO District Office sa General Trias, Cavite. Aprubado na! Inaan ng kapitan ang nasunog na Roro vessel sa Real Quezon kabilang sa mga nasawi. Isang empleyado ng munisipyo sa Rosario, Batangas, patay matapos sa pagbabarilin. At isang empleyado patay matapos pagbabarilin sa Santo Tomas, Batangas. At narito na ang unang ratsyada ng mga balita. Mahigit 1.5 milyon na bilang target na mabakunahan sa Calabar Zone. Mga bakunadong bata, malayo pa sa target. Pumapalo pa lamang sa higit 300,000 mga bata na nasa edad 5 hanggang 11 ang nababakunahan o mga fully vaccinated sa rehiyon, habang nasa higit 400,000 lamang ang nakakuha ng unang dose ng bakuna sa Calabar Zone Region. Base sa tala ng DOH 4A, malayo-layo pa ang nasabing mga bilang sa target na makabakuna, ang nasa 1,541,791 na mga bata kontra COVID-19. Nais kasing mabakunahan ng ahensya ang 291,367 na bata sa Batangas, 362,034 sa Cavite, 320,414 sa Laguna, 300,001 naman sa Rizal, at 266,966 sa Quezon. Ang bidang bulilit, protektado sa COVID, let's rest bakuna ulit ang sigaw ng ahensya ng unang tututok sa lalawigan ng Quezon na tatagal hanggang Hunyo at 30 sa taong kasalukuyan. Sa limang lalawigan sa rehiyon, ang Quezon Province pa lamang ang nananatiling nasa Alert Level 2 status maliban sa Candelaria, San Antonio Dolores at Lucena City. Sa isang pahayag ng DOH Region 4A Director Dr. Ariel Valencia, sinabi nito na kapag magsasama-sama, tulong-tulong mula sa rehiyon hanggang sa lokal na pamahalaan, hindi imposibleng makakamit ang target na mas marami pang mababakunahan at mapoprotektahan ng mga bata, lalo na't marami pang paaralan ang magbubukas na para sa face-to-face classes. Pagdiinaw lamang po, ang target na mabakunahan sa Rizal ay 301,000. Samantala, CHO Batangas suportado sa malawakang bakunahan ng DOH. Nakiisa ang City Health Office Batangas sa isinasagawang malawakang bakunahan ng DOH para sa mga bata laban sa iba't ibang karamdaman na tinaguri ang Chikiting Vaccination Days. Layunin ang nasabing programa na mabakunahan ang mga batang edad 2 taong gulang pababa laban sa mga sakit tulad ng Hepatitis B, Polio, Measles, Mumps at Rubella. Ilan sa mga bakunang ipinagkaloob ay BCG Vaccine, Pentavalent Vaccine, Oral Polio Vaccine, Inactivated Polio Vaccine, Pneumococcal Conjugate Vaccine at Measles, Mumps, Rubella Vaccines. Pinuri ni Kristen Joyce Petalvero ng Barangay Kalikanto at ina ng 9 sanggol na si Victory Keja Inci ang naturang programa na malaki anaya ang maitutulong para sa proteksyon ng kanyang anak. Target ng DOH na maturukan ng bakuna ang yaong mga bata na hindi nabakunahan
sa kahalintulad na programa na isinagawa noong Pebrero. Samantala, pagtatayo ng LTO District Office sa General Trias, Cavite, aprobado na. Matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte kamagkailan ang batas na nagpapahintulot sa pagtatayo ng Land Transportation Office o LTO District Office sa lungsod ng General Trias sa Cavite sa bisa ng Republic Act 1176-9 na nilagdaan noong Mayo 24, mabibilang agad sa mga programa ng kagawaran ng transportasyon ang operationalization ng LTO District Office sa nabanggit na lungsod. Samantala, nakasaad naman sa naturang batas na makakasama na rin sa taunang General Appropriations Act ang pondo para sa pagpapatayo ng naturang opisina sa lungsod. Yan ang ating iba pang mainit na mga balita makalipas ang ilang paalala. Uy, kamusta? Oh, titingin ka pa sa iba? Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Ate Mara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga. Mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list. Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at tunahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabagong mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak kapupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral. Ako muli si Ate Mara, sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiyasiya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugsubugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mainit na mga balita, ina ng kapitan ng nasunog na Roro vessel sa Real Quezon. Kabilang sa mga nasawi. BatStateU-lat sa Umaga. Kasama sa 7 pasaherong nasawi sa nasunog na Roro vessel na MV Mercraft 2, ang ina ng kapitan ng barko ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Arman Balilo, isa sa mga nasawi sa naganap na sunog sa barko noong Lunes ang ina ng kapitan na kinilalang si John Nery Escareses. Habang naiulat naman na nakaligtas ang asawa nito na kasama niya rin na bumiyahe.
Samantala, nasa kusadiya pa rin ang PCG ang kapitan upang sumailalim sa investigasyon hinggil sa nangyaring sunog sa barko na nagresulta sa pagkamatay ng 7 pasahero at 24 na sugatan habang 3 ang nasa kritikal na kondisyon. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng may-ari ng barko sa pamilya ng mga nasawi at nasugatan hinggil sa pagpaabot ng kaukulang tulong. Samantala, isang empleyado ng munisipyo sa Rosario, Batangas, patay matapos sa pagbabarilin. Wala ng buhay ang isang lalaki na empleyado ng munisipyo matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Rosario, Batangas. Kinilala ng Rosario Municipal Police Station ang naturang biktima na si Mark Anthony Grip, 41 years old, at residente ng Barangay Kilib, Rosario, Batangas. Ayon sa investigasyon, alas 5:10 ng hapon ng Mayo 25, habang nakaupo ang biktima sa kaniyang motorsiklo sa may parking lot ng Rosario Municipal Public Market at Barangay D. Sa Barangay D ng nasabing bayan, nang pagbabadali nito nang hindi pa nakikilalang suspect na sakay sa isang motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 9 na basyo ng bala at 2 bala ng kalibre 45. Sa ngayon ay patuloy na gumugulong investigasyon ng mga otoridad para makilala at madakip ang naturang suspect sa krimen. Samantala, isa ring empleyado patay matapos pagbabarilin sa Santo Tomas, Batangas. Nakabulagta at tadtad ng bala sa katawan ng isang empleyado ng matagpuan sa isang kalsada sa Santo Tomas City, Batangas kahapon ng madaling araw. Ayon sa hepe ng Santo Tomas City Police na si Lieutenant Colonel Danilo Mendoza, kinilala ang biktima na si Randy Lope, empleyado ng ditinukoy na kumpanya at nakarating sa nasabing at nakatira sa nasabing lalawigan. Ayon sa investigasyon, dakong alas 2 ng madaling araw nang makita ng mga responding opisyal at tanod ng Barangay San Bartolome ang dugong katawan o ang duguang katawan ni Lope sa tabing kalsada. Samantala, narinig naman umano ni Konsehal Fred Sagingan o Sangingan ang putok ng baril sa layo na sa mahigit 400 metro mula sa kanilang bahay at natagpuan na nga ng mga residente ang lalaking nakabulugda sa daan. Sa patuloy na pag-iimbestiga, may nakikita ng isang hanggang 2 persons of interest ang mga investigador sa pagpatay kay Lope. Maaari umanong personal grudge o alita na ang motibo sa naturang krimen. Samantala, paglinaw lamang naganap po ito kamakailan noong madaling araw kamakailan. At yan ang unang pasada ng mga balita. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik. Hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag ding kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-Box. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba?
ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Oras na natin, 26 na minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. At narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. BatStateU-lat sa umaga. Taas pasahe sa LRT, negative pa rin sa DOTR. DOH naghahanda na sakaling pumasok sa bansa ang monkeypox virus. Mga residente ng sitio Bukal-Bukal sa Curon, pinaalis sa kanilang mga bahay dahil sa sapilitang demolisyon. Kable ng kuryente hindi pinaligtas sa pagnanakaw ng isang lalaki sa Tanza, Cavite. Para sa ating sports balita, Thomas Julie magbabalik bilang coach ng Asgaw. BatStateU-lat sa umaga. At upang ituloy ang ating balitaan, taas pasahe ng LRT, negative pa rin sa DOTR. BatStateU-lat sa umaga. Tablado pa rin ang taas pasahe sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1 dahil hindi pa rin pinagbigyan ng Department of Transportation o DOTR. Ang naturang fare hike ay request ng Light Rail Manila Corporation na siyang private operator nito. 2.67 billion ang hinihingi ng LRMC bilang kompensasyon. Inaasahang makatutulong ang taas pasahe upang makabawi ang kanilang investments para sa sinasagawang LRT1 enhancements at extension ng railway hanggang sa Cavite area. Kasalukuyang pumapalo pa rin sa 15 hanggang 30 ang halaga ng pamasahe sa LRT1. BatStateU-lat sa umaga. Samantala, ibang balita naman tayo, DOH naghahanda na sakaling pumasok sa bansa ang monkeypox virus. BatStateU-lat sa umaga. Kumikilos na ang Department of Health o DOH hinggil sa magiging isolation facility sakaling pumasok sa bansa ang monkeypox virus. Bagamat wala pang natutukoy na kaso sa Pilipinas, naghahanda na ang ahensya sa naturang virus. Sa buong mundo, tinataya na sa 290 na kaso na ang maitala. Una nang inihiyag ng ahensya ang pagkapatupad ng four-door strategy para maagapan ang pagkalat ng monkeypox. Ilan sa mga sintomas ng nasabing virus ay ang pagkakaroon ng rashes, pananakit ng ulo, lagnat, yagya, pananakit ng likod, panghihina at pamamaga ng kulani. Tinitiyak ng ahensya na nakahanda na ang bansa para hindi na rin makapasok ang monkeypox. BatStateU-lat sa umaga. Mga residente ng sitio Bukal-Bukal sa Curon, pinaalis sa kanilang mga bahay dahil sa sapilitang demolisyon. At upang ihatid sa atin ang buong detalye ng balitang yan, narito si Pamela Bueno Obra. Pami, i-BatStateU-lat mo. Nagrereklamo ang mga residente ng sitio Bukal-Bukal, Barangay Guadalupe, Coron, Palawan dahil sa karahasang ipinakita sa kanilang pinagtatayuan ng bahay ng mga armadong security ng Northcrest Highland Ventures.
Dumating ang mga guard upang sapilitan silang paalisin sa kanilang sitio dahil ang lupang kanilang pinagtatayuan ay bahay at pagmamay-ari ng Northwest Highland Ventures Corporation. Kaugnay nito, inakusahan pa bilang mga squatter ang mga residente sa lugar ayon kay Jessica upang na leader ng 150 residente. Myalgia. Trauma umano ang dala nito sa kanila lalo na at tinutukan siya ng baril ng isa sa mga marshals. Dagdag pa rito, hindi pa naman umano nakakatanggap ng complaint ang pulisya ukol sa sapilitang demolisyon ng mga bahay ayon kay FO1 Elmer De Homo. Samantala, batay naman sa pahayag ng barangay captain ng Guadalupe na si Enrico Sadang, ang lupa ay pag-aari ng Northcrest noon pag 2019 at dumami lamang ang mga bilang ng residente sa lugar. Para sa BatState Ulat, ako si Pamela Buena Obra ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Pamela Buena Obra. Bago tayo magpatuloy sa susunod nating balita, isa muna po ulit paglilinaw ang isa po sa mga sintomas na maaaring maranasan kapag nagkaroon ng monkeypox virus ay ang myalgia. Samantala, kable ng kuryente hindi pinaligtas sa pagnanakaw ng isang lalaki sa Tanza, Cavite. Parehati sa atin ang balitang iyan, narito si Eugene Buhisana. Eugene, Ibat State, ulat mo. Hindi pinaligtas at tinangkapang nakawin ng isang lalaki ang 20 metro ng pinutol na kable ng kuryente sa Tansa, Cavite nitong Martes. Sa report ni Police Super Sergeant Francis Mark Cortez ng Tansa Police Station, palabas na ng gate at akmang pauwi na mula sa trabaho ang isang 34-anyos na construction worker nang mapansin ng gwardya sa Garden Villa Subdivision na Barangay Punta Uno, Tansa, Cavite ang kanyang bag na tila kahinahinala pasado alas 12:45 ng tanghali. Kaagad umanong inspeksyon ng naturang gwardya ang bag ng lalaki at tumambad sa kanya ang nasa 20 metro ng nakaw na kable ng kuryente na nagkakahalaga ng aabot sa 3,000 piso. Nagbabalita para sa BatState Ulat, ako si Eugene Buhisan ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Eugene Buhisan, sa hatid mong balita. Magbabalik po ang DWRS 96.5 sa programang BatState Ulat sa umaga makalipas ang ilang paalala. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyon nila naman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sino man nulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang pensa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Pang-lima, obserbahan at tukuyin rin mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan.
isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. At narito na nga ang ating sports balita. Tomas Duli magbabalik bilang coach ng Philippine Eskols. Nagbabalik ang veteran American mentor na si Tomas Duli bilang head coach ng Philippine Eskols para sa mga nalalapit na international tournaments na lalahukan ng koponan. Magiging focus ni Coach Duli sa paglahok ng Eskols sa final round ng 2023 AFC Asian Cup Qualifiers na gaganapin sa Mongolia sa susunod na buwan. Matinding laban ang haharapin ng Eskols sa qualifiers sapagkat makakatapat nila ang host na Mongolia. Kasama na rito ang Yemen at Palestine sa Group B kung saan balak ng Pinoy squad na makakuha ng tiket sa AFC Asian Cup proper na lalarga naman sa susunod na taon. Ang magiging number 1 na team sa naturang kompetisyon ang makakapasok sa mabigat na 2023 AFC Asian Cup. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Biyernes, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang aasahan sa buong bahagi ng Luzon, subalit maaari ring makaranas ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Sa bahagi naman ng Western at Central Visayas, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na sa Northern Mindanao, Bangsamoro at Zamboanga Peninsula ay ganun din, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dulot din niya ng ITCZ. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, aasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, maliban na lamang sa mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan. Samantala, wala naman pong nabanggit na nakataas na gale warning sa ating mga baybayin ng bansa. Kaya naman, maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda maging yung may mga maliliit na sakyang pandagat. Subalit, paalala pa rin po, iba yung pag-iingat habang nasa laot. Ang araw po ay sumikat kanina nga 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:19 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 52.35. Canadian dollar, 40.85. Singaporean dollar, 38.07. Saudi Riyal, 13.96. Euro, 55.92. Chinese Yuan, 7.82. At Japanese Yen, 41 centavo. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Katuwang ng buong pwersa o katuwang ang buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating programa. Maparadyo man, Facebook live streaming kaya naman upang manatiling updated sa aming mga balitaan. E nako, huwag kalimutang i-like and i-follow ang aming official Facebook page, DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kami po ay napapakinggan din po sa inyong mga radyo mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday hanggang Friday sa 96.5 FM. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming official YouTube channel na DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ayan, na bago tayo magtapos ng programa, batiin muna natin si Matthew M. De Los Reyes, si Canibas, Alex Bailoses de Lina,
at si Eloisa Jane Cantano. Ayan, salamat po sa pag-share, pag-panonood. Isama na rin natin si Yadane Balakiot. Ayan, JC Arevalo. Ayan, may mga nakalimutan pa pala. Ayan, salamat sa inyong pagtutok, lalo-lalo na dito sa ating live stream. At sa lahat na nakikinig sa atin sa ating 96.5 Frequency FM Radio. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong naging kabat state ulat, Lenny Ilaw. At ako po ang inyong nakasama ngayong araw ng Biyernes, Kuya Mama na Raymar Barcelon. At abangan po mamaya dahil sa ating hashtag IAKK Radio Drama Program. Nako, may bago tayong aabangan. At tingnan natin, ano nga kaya yung magiging istorya natin mamaya lamang. Abangan yan, alas 11 ng umaga. Huwag na nating patagalin pa. Narito na agad ang susunod nating programa. Ang programang Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Boses ng Bat State U, aras off, nasugbo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. 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 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.